sabi ko kanina last vlog, pero ang totoo last for the computer vlog for the day, pero ito na yung pinaka last vlog ko. Well, nag-share ako dun sa, may sinira ko sa Facebook account ko at dun sa Disability Forum PH at dun sa FB page namin sa yun PWD page namin na ginawa ko mismo sa dito sa Molina to. Isang negosyante yung nagni-network, pero bibigyan ko lang ngayon ng ano dun sa mga sinabi niya. Sinabi niya doon na kapag lumalago yung business mo, maraming mangungutang. Pag tinulungan mo, cycle, uulit-ulitin. And then pag hindi mo tinulungan, madamot. Minsan pag sinisingil mo, ayaw na magbayad. So, ang isa pa rin niya doon is, pinost niya yung business niya para makabenta at hindi para magyabang. Well, yun na yung sabi ko kahapon. Hindi lahat na nagpo-post na tungkol sa business nila is para magyabang. Yung iba, kung RTW yon, pagkain, or ano, ano talaga yon? Kailangan talaga nilang i-post yon para bumenta, para ano sila, makabenta, hindi para magyabang. Yun eh. Sana nga, kasi wala pang social media influencer na ano, except dito kina Kyle Malone Montesido, tsaka yung ibang mga PWD na may performing talent. Kumanta, sumayaw, ganyan. Even playing instruments, yung mga bulag. Ano yan eh, nasa social media na yan. Pero bakit parang hindi nabibigyan ng recording contract? Hanggang sa social media lang dapat nabibigyan ng pagkakataon niya makipagsabayan dito sa ano. Kung maririnig nga lang ako ni President Ogie Alcacid eh, para mailapit si Kyle Malone dun sa ano eh, bigyan ng recording contract sa Star Records eh. Diba? Kung maririnig sana ako ni Sir Ogie Alcacid na bigyan sana ng pagkakataon yung mga magagaling kumanta, magagaling mag-play ng instruments na PWD to shine. Kasi iba, sa ASAP stage lang, afternoon, wala na. Ganon din sa Channel 7, afternoon, wala na. So sana yung maging social media influencer is yung mga community base. Kasi yung mga individuals, kilala na natin yan eh. Yung community, para hindi na maging marginalized yung PWD sector. At yung influencer is community, ibig sabihin, PWD org yun, na yung kikitain nila sa business, itinutulong nila sa mga members nila. O, may kilala na ako isa. Yung best friend forever ko na presidente ng PWD Bayanan, may page yan. So, hopefully, mag-succeed yung business niya, lumago pa, at maging social media influencer na siya. Ayun. At least yung business ni Roan, unti-unti. Yun yung example ko. Kaya hindi natin dapat husgahan yun. Kasi kaya nag-post yun para kumita. At sana yung social PWD social influencer is PWD organization. Hindi lang yung pang-individual. Kasi pag individual, halata mong may agenda eh. Kung community yun. So, eh yung community kasi kahit na sila lang, ang purpose nila is tulungan yung miyembro nila na kung ilang tao yan. Oh, eh yung PWD org, mga 400, 500 people yan. Kasama na yung mga representative niya, idagdag mo na. So, maraming tao yung matutulungan. Kasi pag individual eh, parang may agenda eh. Yeah? Eh, bakit sila Kyle Malone Montesido, individual sila lang, hindi napapansin. Hindi mas lalo na tong community na to. Yung pagpansin kina Kyle Malone Montesido is bigyan sila ng recording contract. Kasi yun na yun eh. Social media sensation na sila eh. Kumbaga viral na sila sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter, ganyan. Trending na yung mga yan. Viral na yan. Pero bakit walang
recording contract at sana masundan sila, si Karl Malone masundan ng PWD org, no, na titingala o mapapalingon lahat ng PWD at sasabihin, pat hindi natin gayahin, o pwede pala. O, baka meron ng organization dyan, pero hindi natin pinapansin. Pero, hindi natin pinapansin, pero dinadown natin. Pero may iba dyan na kahit dinadown, inspired. Yun ang kagandahan at yun ang susuportahan ko. Sana meron na nga. So, yun lang po.